Hey, what's up mga ka-rides? Magandang hapon. Usapang bike tayo ngayon. So, bike maintenance, bike check. Yan, papakita ko sa inyo. Check natin yung bike ko na ginagamit sa araw-araw o pag-ride. So, yun. Hey everyone, welcome back to my dad's channel. Like, comment, and subscribe. And turn on the notification bell on my dad's channel. Like and subscribe! Yahoo! Subscribe! Rides ko to PH. YouTube channel lang kung bata. Ayun. Subscribe! Ayun, mga idol. Ayun, mga idol. Oh, what's up? Bago ang lahat, safety first, huwag muna lumabas sa panahon ng ECQ. So, sumunod tayo sa protocol ng ating government. Ayan. So, ang ating topic ngayon yung aking bike. So, bike maintenance tayo, bike check. Ayan. So, importante yan. So, dito, napansin ko yung bike ko na may problema ko sa likod ng bulong. Ano na, gumagalaw na yung likod ng bulong natin. Ayun, narinig nyo ba yun? So, yun yung warning ng ECQ. So, 6 PM. So, yan, sunod tayo sa protocol ng government. So, yan. Ang oras ngayon ay time check tayo, 6 PM na. So, tumutunog na yung ating alarm. Alarm ng barangay yan. So, madalas na nakikita natin, napapanood natin sa mga movie na may lalabas na zombie. Ayan, so yan, ECQ ulit tayo ngayon. So, sana matapos itong kinakaharap natin. Bumalik na sa normal lahat. So, magawa natin yung mga gusto natin gawin. Lalo na sa mga bikers dyan. Shoutout sa inyo lahat. So, yun, habang nasa ECQ tayo, try nyong bigyan ng time yung mga bike nyo na i-check din. So, para safety first, check natin. So, yung sa akin, napansin ko, gumagalaw na yung likod ng gulong. So, pinati ko sa mekaniko last time, dinanan ko at advice niya is palit bearing na. So, yun. Plano ko ipa-repack, pero hindi na daw kaya ng repack. So, palit bearing na. So, yun. Napapuksan natin. Tapos, para kunin yung number. Kasi may mga number yung bearing. So, para bumili ka ng bearing, so may mga sizes yan. So, dun sa akin, problema, wala tayong nakita sa mga bearing center na same size nung nandun sa bike ko. So, nag-try ako sa online, Shopee, nakakita ako ng number na sana mag-match siya. Hindi pa dumarating, so probably Monday, in-order ko siya ng, kailan ba? Monday. In-order ko ng Monday, next Monday dumating. Delay due to ECQ. So, possibly mga ganun. So, yun. Ayan, papakita ko sa inyo itong... Yan, papakita ko sa inyo yung problema talaga ng bike. So, yung gulong ko sa likod na gumagalaw na. So, watch this.
ipapakita ko sa inyo yung nakapansin ko sa bike ko. So, share ko lang to, baka may ganito rin kayong problema na malagotok o pag umipidal kayo, parang malog siya. So, napansin ko, ayan. Then, ano, yung likod ko ay magalaw na siya, ayan. Kasi gagalawin ko, ha. Ayun, nag-shake siya. So, sobrang luwag na. So, tingin ko, possibly, na dito nang gagaling yun. Yun, dumaan ako sa mekanik ko isang araw. At nakita nga. So, pwedeng palit bearing to. So, gagawin natin, pupunta tayo doon sa mekanik ko. At paparipak natin. Tama na rin yung tune niya, papatune natin. Overall na lahat siguro. Pero priority natin ito. So, hanap tayo ng bearing na nagbumash dito. I-video ko mamaya o tatry kong punan yung pagpapalit para magkaroon kayo ng idea. So, dahil hindi tayo makapag-ride ngayon, focus tayo sa bike natin. So, hinahanap ko isa-isa kung anong problema niya. Kung mapapansin nyo, yun yung lakas ng alog niya. Hindi ko siya napapansin eh. Hindi ko siya napapansin. So, minsan, check nyo rin yung bike nyo kung maalog na ba yun dito sa likod. So, yun. Kailangan ma-check natin kasi dyan nakasalala yung ano natin, safety natin. At dyan nagsisimula yung unti-unting yun, so, pagkasira. O dyan nagsisimula yung pagkasira ng ano natin, mga piyesa natin. So, mahalagang marimedyo ka natin yan. A few moments later. Kali ko si Jomar ulit. So, bike check tayo. Sinecheck niya muna kung anong size ng bearing. So, malalaman pa bago bumili. Bearing size.
61903 dalawang piraso at 17287. A few moments later. So yun na nga, napanood niyo, di ba? Nakita niyo yung pag-alog niya, ang lakas ng pag-alog niya. So ngayon, palit bearing tayo dito. So nakuha natin yung size ng bearing niya kasi pinabuksan natin sa mekaniko. At naghanap tayo sa mga bearing center. So inikot natin sa Marikina. So, wala tayong nakita na ganong size. So nakita ko sa online, sana mag-match, naka-order tayo sa online. So wala pa, hinihintay natin, di ba dumarating. So hintay natin, ang delivery niya delay kasi nasa inabutan tayo ng ECQ. So probably Monday. Yun, once naman na-receive natin, tingnan natin kung open yung bike shop. So papagawa natin kay Joe Marolet yung gumawa ng ating lockout fork suspension natin. So yun, so siya yung ating mechanical na gagawa ng ating palit bearing. So dito, yung malog na yon ay palit bearing na. So check niyo yung mga bike nyo. Baka mamaya, malog na rin. So delikado yon. So doon nag-umpisa matira yung ating hub o yung pre-hub natin. So yun, doon sa bearing, palit bearing ako sa pre-hub and yung bearing hub doon sa loob. So bali, ang in-order ko ay tig dalawa. So hintayin natin. Okay.